Hello everyone, welcome po sa ating devotional Bible study. Nais kong magpasalamat sa mga patuloy na nagsubaybay, nagtangkilik, nakinig sa ating pangangaral sa salita ng ating Panginoon sa ating devotional Bible study. Nasa day 14 na po tayo ngayon, mga kapatid. At bago yan, para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita na mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para tuwing mayroon po akong bagong upload ay ma-update po kayo. Okay, so yung ating teksto ngayon, mga kapatid, na pag-uusapan ay nandito po sa Gawa 16:20-34. Ang konteksto po ng mga talatang iyan, ito po ay tungkol sa mainit at matapang na pamamahayag ni Apostol Pablo sa bawat lugar na kanyang madaanan. Si Pablo po at si Silas ay nasa Macedonia sa panahong iyan. Ayon po sa verse 9-12. Habang sila po ay nangangaral, ay may isang batang babae na nanggugulo sa kanilang pangangaral. Kaya nirebuke niya ito at umalis po yung masamang espiritu. Ayon po sa verse 16-18. Kaya po nagalit yung mga amo ng bata dahil nga nawalan sila ng ikabubuhay dahil sa panghuhula ng isang bata na ginamit ng masamang espiritu. Ayon sa verse 19. Dahil dito, ipinadakip sila Pablo at Silas, pinahirapan ng mga tao at ipinabilanggo. Kaya ang ating bigyang pansin ngayon, mga kapatid, dito ay ang buhay nila Pablo sa bilangguan, paglindol na malakas at ang buhay ng bantay. Ang ating topic na pag-usapan ngayon, mga kapatid, lindol ng buhay, ano ang maitutulong at mensahe nito sa atin? Mayroon po tayong limang paraan. Ang una po, nabubuksan at napapalaya tayo mula sa pagkagapos ng ating pangsariling hangarin. Ayon po sa verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Si Pablo po at si Silas, dahil sa kanilang pangangaral ng mabuting balita, ay dinakip sila at ikinulong. Ayon po sa verse 24 and 25. Ang sabi po, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. And verse 25, nang maghahating gabi na, sila Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Sa oras na yaon po, mga kapatid, kung titingnan po natin, ginamit ng Diyos yung malakas na lindol upang sila ay makatakas o makalaya. Biglang nabuksan yung mga pinto at nakalag yung mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Kaya mga kapatid, kumusta po ang earthquake ng buhay mo? Kumusta ang earthquake ng buhay natin? Minsan sa buhay natin ay nakulong tayo, nagapos ng ating pangsariling hangarin. Hindi ka na tinatalaban ng mga paalaala o di kaya encouragement or sa word of God. Nagumon at nahila ka na sa iyong pangarap, ambisyon, material things, nakakagawa ka na rin ng mga paglabag sa Diyos. Mas mahalaga na ang sarili mo kaysa sa Diyos, mas mahalaga na ang pamilya kaysa sa Diyos, ang karelasyon kaysa sa Diyos, kaibigan o katrupa kaysa sa Diyos. Napapalayo ka na nga. Dahil manhid ka na, matigas ka na, kailangan mong dumaan ng earthquake ng buhay para mayanig ka, masyik ka, matauhan ka, at makalaya ka. Ginamit po ng Panginoon, mga kapatid, yung pangyayari o mga pagsubok upang ipaunawa sa atin na napalayo na tayo sa Kanya at nawala na tayo ng oras sa Kanya. Kaya kapatid, kung dumanas ka man ngayon ng lindol sa buhay, baka gusto ka lang palayain ng Panginoon. Pag-isipan mo ito. Tulad ni Pablo at Silas, ang lindol na kanilang naranasan ay isang paraan para sila ay makalaya sa bilangguan. Ano po ang maitutulong at mensahe ng lindol sa buhay natin? Ang una po,
nabubuksan at napapalaya tayo mula sa pagkagapos ng ating pangsariling hangarin. Number two, nare-realize natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Ayon po sa verse 27 and 28, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Now, nang magkaroon po ng malakas na literal na lindol sa kulungan ni na Pablo at Silas, nakaramdam ng takot yung bantay. Sa pag-aakalang nakatakas na sila, kaya inisip niyang malaki ang kanyang pagkukulang. Di niya magagampanan yung kanyang trabaho. Feeling niya katapusan na niya. Kaya parang gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay o ang kanyang sarili. Mga kapatid ko, mayroon ka bang napansin tuwing nakaranas tayo ng mga pagyanig o literal na lindol? Iniisip agad natin, parusa ng Diyos. Makasalanan ang tao sa lugar na yan. Marami nang natatakot. Bumabait ang tao. Nagiging maka-Diyos. Dumarami ang dumadalo sa church. Dahil nga iniisip nila na ang dami nilang pagkukulang sa Diyos. At gusto nilang magsimula uli. Kaya mga kapatid, kung dumanas ka man ngayon ng malalakas na lindol ng buhay mo, pagsubok ng buhay mo, ramdam mong maraming nawala sa iyo, na parang ang hirap-hirap abutin ng mga pagpapala ng blessings, na parabang isip mo hindi ka nagagaling, baka marami ka lang pagkukulang sa Panginoon, kapatid, na kailangan mong pagsisihan at magbalik loob sa Kanya. Tandaan mong si Lord ay hindi nakakalimot sa atin. Gusto nga niya na ang lahat maligtas. Ngunit, kung ikaw ang lalayo at magpakalayo-layo sa Kanya, hindi Kanya pipigilan or pipilitin. Naalala niyo po ang prodigal son? Mayaman, maganda ang buhay, ngunit gustong lumayo at magsarili. Iniwan ang kanyang ama at nagpakalayo-layo. Anong nangyari sa kanya? Naubos ang kayamanan niya, naghirap siya, at dahil sa kanyang paghihirap, doon niya na-realize ang kanyang sarili. Ano po ang maitutulong at mensahe ng lindol sa buhay natin? Pangalawa, na-realize natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Pangatlo, natututo kang magmalasakit at magparaya. Basahin natin ang verse 29 and 30. Mayroon naman pong mensahe sa Lord dito. Ang sabi, humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Now, dahil sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng lindol para makalaya sila Pablo at Silas, ito po ay naunawaan ng bantay. Kaya kung dati nangamba siya at natakot na baka makatakas sila Pablo at Silas, ngayon sinamahan pa. Sinamahan pang makalabas sila, Pablo at Silas. Ngayon, meaning, may nauunawaan na siya sa mga nasaksihan niyang pangyayari na nagtulak sa kanya na magkaroon ng pagmamalasakit at pagpaparaya. Kaya mga kapatid, kumusta ka? May mga bagay ba sa buhay mong ayaw na ayaw mong pakawalan? Mga bagay na nagpapatigas ng puso mo? Mga bagay at oras na pinanghihinayangan mo? May pangyayari ba sa buhay mong parang hindi ka na mabait sa kapwa mo, na parang pinapahirapan mo yung mga katulong mo, manggagawa mo, mga magulang mo, asawa mo? Tandaan natin na minsan ipaparanas tayo ni Lord sa isang labanan ng buhay. Yung nayayanig tayo, nayayanig ka, yung nararamdaman mo ang sakit, ang kirot, hirap ng kalooban, upang matuto tayong magparaya at magmalasakit. Yung naiintindihan mo na yung nararamdaman ng iba at yung nakakatulong ka na sa iba. Ano po ang maitutulong at mensahe ng lindol sa buhay natin? Ang pangatlo, natututo tayo o natututo kang magmalasakit at magparaya.
Pangapat po, itutula ka para maging curious sa iyong destiny. Sabi po sa verse 30 and 31, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Mula po sa pagiging walang kamalay-malay sa kanyang patutunguhan dahil sa nangyari sa bilangguan na may paglindol, nalindol din ang buhay ng isang bantay. Naging curious na siya sa kanyang destiny, kaya siya ay napatanong. Ano po ang tanong niya? Ito po. Ang sabi sa verse 30 and 31, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? And verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kapatid, sa tuwing nayayanig ka ng sakit, karamdaman, ng pangamba, ng takot, ng pag-aalala, nakikita mo ang mga trahedya, napatanong ka na rin ba sa sarili mo na kung bawian ka ng buhay, tiyak mo bang sa langit ka pupunta? Kung curious ka po sa iyong destiny, sa iyong eternity, magandang palatandaan ito sa buhay mo na may mga pagyanig na ngang nangyayari o naramdaman mo sa buhay mo. Ano ang maitutulong at mensahe ng lindol sa buhay natin? Ang pang-apat, itutula ka para maging curious sa iyong destiny. At panglima po, pangyayaring babago ng iyong buhay at maglingkod sa Diyos ng tapat. Yan. Sabi po sa verse 32 and 34, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung pangyayaring naganap sa buhay ng bilanggo o sa istorya ng bilangguan, nagkaroon ng changes, pagbabago ang buhay ng bilanggo. Finally, dahil sa pagiging curious at nasaksihan ng bantay na malakas na lindol, nalindol din mga kapatid ang kanyang espiritual na buhay. Kaya dahil dito, siya ay nabago at nagkaroon ng assurance of salvation. Naturuan kasi siya, napangaralan siya at nagkaroon ng himala at pagbabago sa kanyang buhay, pati ang kanyang buong pamilya. Ito po yung napakagandang balita na pati buong pamilya ay nakakilala din sa Panginoon. Basahin ulit natin ang sabi sa 33 and 34. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. O, di ba? Yung bilanggo, nagpabautismo at pati ang buong pamilya niya. Kaya pagdating sa verse 34, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Masaya at ang saya-saya mga kapatid ng isang taong nakakilala sa Diyos. Lalo na kung buong pamilya, sama-sama na po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Napakasaya ng puso mo, ang puso natin. Kaya, kumusta ka ngayon kapatid? Yes, ikaw. Ano ba ang mga pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo? Baka pinaranas talaga ni Lord sa iyo upang ikaw ay sumuko at magsimulang maglingkod sa Kanya ng tapat. Mga kapatid, kung may mga pagyanig man sa buhay natin, lindol sa buhay natin, baka may panawagan na si Lord sa iyo at sa buong pamilya mo. Huwag mo nang hintaying maging huli ang lahat. Mga kapatid ko, marami na tayong nasasaksihang mga pangyayari sa ating mundong ginagalawan. Partikular po ang mga lindol na ating naranasan at nababalitaan. Ngunit dilingid sa ating buhay na marami din tayong nasagupang lindol ng ating buhay sa bawat araw. Mga lindol ng problema, pagsubok o mga kabigatan sa buhay. Tandaan natin, bawat nangyayari sa buhay natin ay may nais ipahiwatig si Lord. Maging sensitive tayo sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, nais ng Diyos
na mapabuti ang ating destiny, ang ating eternity. Gusto kanyang iligtas sa parusa, ngunit mangyayari lamang ito kung isusuko mo ang iyong buhay sa kanya. Sumampalataya ka sa kanya, tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at mamuhay ka na sa pagsunod sa kanyang kalooban. Naway ang videong ito ay naghatid ng aral, kaalaman sa buhay mo. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at sa muli tayo naman po ay magkita-kita sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.